Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang kwento na naman ang ating mapapakinggan mula sa kaban ng kwento ng bayan ko, ang ating pagsasaluhan. Ang babasahin natin ngayon ay pinamagatang Ang Bully na Si Billy. Ito ay sinulat ni Melanie Joseph T. Paluga at iginuhit ni Joshua Ray V. Aguinaldo na parehong nagmula sa Dibisyon ng Misamis Occidental Region 10. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook nang walang iba kundi ang inyong lingkod na si Teacher Elona Jane Zabalero mula sa Luok National High School, Dibisyon ng Misamis Oriental Region 10. Paano ba mapapatigil sa panlalait ang isang batang bully? Tunghayan natin ang kwento ni Billy, isang batang bully, kung papaanong napatigil siya sa kanyang pagiging bully at natutong rumispeto sa pagkakaiba ng kapwa. Handa na ba kayong makinig sa kaba ng kwento ng bayan ko? Halina't pakinggan! Si Billy ay isang batang gwapo, mayaman at matalino. Ngunit sa kabila ng lahat, siya ay isang batang bully. Isang Lunes, nakasabay niya sa pagpasok ang kanyang kaklasing si Beboy. Beboy, baboy! Beboy, baboy! Beboy, baboy! Sigaw ni Billy na pinasundan pa niya ng malutong na halakha. Nahiya si Beboy at nagmadali na lang sa pagpasok sa kanilang silid-aralan. Kinabukasan, Martes, nakasabay niyang bumili sa kantina si Pakito. Pakito, kalbo! Buhok mo'y inubos ng kuto! Sigaw ni Billy. Pakito, kalbo! Buhok mo'y inubos ng kuto! Tumakbo papalayo si Pakito at hindi na lamang bumili ng pagkain. Miyerkules, nakasabay ni Billy sa lamesa ng silid-aklatan si Istong. Istong, kulay tutong! Sigaw ni Billy. Istong, kulay tutong! Shhh! Tumahimik! Sita ni Binibining Montes, ang tagapamahala ng silid-aklatan. Respetuhin ang ibang nagbabasa! Paalaala niya. Kinabukasan, araw ng Huwebes, nagising ang lahat sa bahay ni Billy dahil sa malakas niyang pag-iyak. Wah! Wah! Dali-daling pinuntahan siya ng kanyang mami Lisa. Masakit na masakit ang ngipin ni Billy. Nabubulok na ang dalawang ngipin sa harap. Kailangan na yatang bunutin ang mga yan, sabi ni Mami Lisa. Lumiban muna sa klase si Billy at dinala siya ni Mami Lisa sa dentista. Araw ng Biyernes, umiyak na naman si Billy. Ayaw niyang pumasok sa paaralan. Hindi na muna ako papasok, Mami, hanggat hindi pa tumutubo ang dalawang ngipin ko. Baka tuyain ako ng aking mga kaklase, sabi ni Billy. Hinaplos ni Mami Lisa ang balikat ni Billy. Malumanay ang sagot sa kanya. Paano na ang kinabukasan mo, anak, kung hindi ka mag-aaral? Mahalaga ang pag-aaral upang matupad mo ang iyong mga pangarap. Kaya kailangan mo talagang pumasok ngayon. Lahat naman ng bata ay dadaan sa pagkabungi. Napilitan si Billy na pumasok sa paaralan. Tinikom na lang niya ang kanyang bibig. Ayaw niyang umiti, ayaw niyang magsalita at ayaw niyang kumain. Takot na takot siyang malaman ng kanyang mga kaklase na nabungi na siya sa harapan. Natakot siyang baka siya naman ang tuyain. Nanibago ang mga kaklase niya pero walang ibang lumapit sa kanya kundi si na Beboy, Pakito at Istong. Ayaw mo bang kumain, Billy? Tanong ni Beboy. Hindi mo ba gusto ang baon mo? Tanong ni Pakito. May masarap akong mamon dito, baka gusto mo. Hindi matanggihan ni Billy ang alok ni Pakito. Paboritong paborito niya ang mamon at nagugutom na rin siya. Iniabot sa kanya ni Pakito ang mamon.
Halos hindi makapagsalita si Billy dahil naaalala niyang bungi nga siya. Pero sabi pa rin niya, "Salamat, Pakito." At kahit nahihiya, umiti siya. Sa wakas na laman ng magkakaibigan ang dahilan kung bakit biglang nagbago si Billy. Ngunit hindi sila nagtawa. Hindi nila niloko o tinuya si Billy. Hinintay ni Billy na maghiganti ang tatlo sa kanya. "Hindi ninyo ako tutuksuhin?" Nahihiyang tanong ni Billy. "Lahat naman tayo ay may pagkakaiba," sagot ni Stone. "Kung minsan ay hindi maganda sa tingin ng iba, ngunit kailangan natin itong respetuhin." "Patawad na tinutuya ko kayo dati," sabi ni Billy. "Naging bully ako sa inyo at hindi yun tama. Salamat na hindi ninyo ako ginaya. Patawad na nasaktan ko kayo." Mula noon, naging mabuting magkaibigan sina Beboy, Stone, Pakito at Billy. At dito nagtatapos ang ating kwento. Sana'y may natutunan kayong aral mula dito. Muli, ang inyong lingkod, Teacher Ilona Jane Zabaliero. Hanggang sa muli, paalam!